And now from my executive order. Ako naman ang hihingi ng justisya sa iyo. Paparating na ang ICC para mag-imbestiga patungkol sa programang kontradroga ng presidente. And for this, we need to generate public outrage. Kailangan magkaroon ng madramang pagpapatunay na ang gobyernong ito ang mismo nagliligpit sa mga tulak na walang kalaban-laban. Eh, ang balita ko, parehas naman tayo ng paniniwala eh. Hindi tayo parehas! Dahil ako hindi ako pumapatay ng inosente tao! Inosente? Meron pa bang inosente ngayon? Eh, ultimong bata sa kalye, hindi na inosente eh, dahil sa internet. Lahat may sariling interes. Lahat dapat pagbigyan. At lahat may opinion. At lahat ng opinion nila, tama. Bawat isa sa kanila ang iniisip nila, tama kami, mali kayo. Na kami lang ang marunong mag-isip. Huwag mo sabihin wala ka pang ginagawa ganyan. Na para maging tama ang isang bagay, ay gagawin mo lahat. Pati ang mali. Ay mo ka nagkakaunawaan na mapalatay, Ben. Kunin mo yung barel. Itutoknos ka sa akin. Alexis, wag! Hindi! Pag nakita to ng madla at ng mga banyaga, matatapos na ang kampanya kontra droga at makikita mo isang bagong Pilipinas. Siraulo! Siraulo ka! Siraulo? Hambog? Mga sarili? Tanga? Trapo! At ang pinakapaborito sa lahat, diktador! Nadinig ko na lahat yan! I say it's better to be feared than to be loved. That it's better to be called an asshole when you truly are one. Nung nagsimula ako sa politika, ang hangad ko lang naman talaga tumulong eh. Eh ganado pa nga ako nun, kahit walang sakit, lang gusto ko nga lang tumulong. Alam mo tawag sa akin ng mga kasama ko, tawag nila sa akin, pabibo. I think the technical word for it is epal. Epal daw ako. Putain. They were threatened by me, that's why they called me epal. At nung isinulong ko yung curfew para sa mga kabataan, nakiusap sa akin yung mga kasama ko sa kongreso. Sabi nila, kung huwag mo nang ituloy yan. Kasi lalapitan ka na lang ng mga nightly business owners at bibigyan ka na lang ng lagay. Eh putang ina nyo, anong kala nyo sa akin na bibili? Ano ginawa ko? Itinuloy ko pa rin. Kasi alam ko na dyan sa mga gimmickan na yan, dyan nag-uumpisa ng gamit ng droga. Nag-rally ako ng mga bagets at ginawan ako ng issue. Kesyo, pinangungunahan ko rin yung mga magulang nila. Kesyo, kinikitil ang kalayaan ng mga kabataan! Pinagbuka nila akong kontrabida. Sinakyan naman ng mga taong bayan, ng mga mismong taong tinutulungan ko. You know, the worst part was, nobody defended me. Nobody saw the good that I was trying to do. Eh, mabuti pa nga yung presidente, may diehard supporters na nandyan palagi na handang sumuporta at ipagtanggol siya. People say they want change. Bullshit! People love the status quo. Kaya hindi umanlad ng Pilipinas. Ang dami matatalino. Daming critics. Yan, yung mga putang inang critics na yan. You ask a critic to do what he thinks is better than what is being actually done. And what does he do? He turns around and walks away. And while he's walking away, ngal-ngal siya ng ngal-ngal, dak-dak na siya ng dak-dak. Kulang naman sa gawa. Dapat kanina ka pa dak-dak ng dak-dak. Kasi ikaw ang gagawa. Sige, Jessica. Sinong gusto mong mauna? Pakawalan mo sila! Kundi magbabaril ako sa sarili ko! At masisira lahat ng plano mo! Jessica, sandali! Ako, anak. Wala dito ang plano ko. Nasa Nueva Ecija. Isinasara ko lang ang librong ito, pati na rin ang bulilyasong ginawa ng tao.